saan nagmula si Abraham. Ang kwentong ito ay nagmula sa Midrash. Ngunit ano nga ba ang Midrash? Ang Midrash ay isang biblical exegesis sa pamamagitan ng mga sinaunang otoridad ng Juda gamit ang isang klase ng interpretasyon na kilala sa Talmud. Ang salitang Midrash ay nangangahulugang tekstual na interpretasyon na pag-aaral. Matapos ang kwento sa Biblia ng Tore ng Babel, ay nagsimula naman ang kabanata kung saan tinawag ng Diyos si Abraham at inutusan siya na lisanin ang Haran. Subalit, nagsimula ang istorya ni Abraham na hindi naipakita kung saan siya nagmula at kung bakit siya ang napili ng Diyos na maging ama ng mga nasyon. Kung kaya't ang unang bahagi ng ating kwento ay magsisimula kay Nimrod at ano ang kaugnayan nito kay Abraham. Si Noe ay may tatlong anak na lalaki, si Japhet, si Ham at si Shem. Isinumpa ni Noe ang anak ni Ham na si Canaan sapagkat nakita ni Ham ang kahubdan ni Noe nang siya ay malasing. Si Ham naman ay mayroong isa pang anak na pangalan ay Cush. Sa makatwid, si Cush ay apo ni Noe. Si Cush ay nagkaroon din ng anak at ito naman ay si Nimrod. Si Nimrod ay apo sa tuhod ni Noe. Habang ang mga inapo ni Ham ay lumipat sa Arabia at Afrika, si Cush at ang kanyang angkan ay pinili na tumira sa Tigris-Euphrates River Valley. Sa isang pagsisikap na pigilin ang sumpa ni Noe bilang alipin, ay pinalaki ni Cush ang kanyang anak sa pag-asang maitatag ang kanilang sariling kaharian sa lupa at marahil ay maalipin ang mga inapo ni Sem at Japhet. Nang lumaki si Nimrod, ay walang pag-aalinlangan na siya ay isang tao na may mahusay na karisma at kakayahan. Naging maimpluwensya siya sa mga tao at nabanggit na siya ay isang malakas na mangangaso sa harap ng Panginoon. Sa pagsilang, si Nimrod ay walang karapatang maging isang hari o pinuno. Ngunit siya ay isang makapangyarihan at malakas na tao, tuso at isang mahusay na mangangaso at nanghuhuli ng mga kalalakihan at hayop. Dumami ang kanyang mga tagasunod at sa maikling panahon, si Nimrod ay naging makapangyarihang hari ng Babylonia at ang kanyang imperyo ay lumawak sa iba pang mga dakilang lungsod. Tulad ng inaasahan, si Nimrod ay hindi nakakaramdam ng katiwasayan sa kanyang trono. Natatakot siya na sa isang araw ay lilitaw ang isang inapo ng tagapagmana at kahalili ni Noe na si Sem at aangkin ng kanyang trono. Determinado siyang walang sino mang maaring pumalit at kumalaban sa kanya. Ang ilan sa mga inapo ni Sem ay napilitan ng umalis sa lupaing iyon at magtayo ng kanilang sariling mga lungsod at imperyo. Isa na lamang ang natitira na nagmumula sa lahi ni Sem sapagkat lahat ng kanyang pamilya ay lumisan na. Ito ay si Tera, ang anak ni Nahor. Ngunit, si Nimrod ay walang dapat ikatakot kay Tera, ang kanyang matapat at mapagkakatiwala ang lingkod. Matagal nang ipinagkanulo ni Tera ang kanyang pamilya at naging tagasunod ni Nimrod. Si Tera na dapat naging amo at si Nimrod na kanyang alipin ay naging alipin ni Nimrod. Tulad ng ibang mga tao sa bansang iyon, naniniwala si Tera na natanggap ni Nimrod ang kanyang kaharian bilang isang regalo mula sa mga Diyos at siya mismo ay Diyos. Handa si Tera na maglingkod kay Nimrod ng buong puso. Ipinagkatiwala ni Nimrod sa kanyang mga kamay ang utos ng kanyang mga hukbo at ginawa si Tera na pinakamataas na ministro sa kanyang lupain. Ang asawa ni Tera ay si Amatlay
Nais nilang magkaroon ng isang malaking pamilya, subalit hindi sila magkaanak. Si Tera ay malapit ng magpitumpo, ngunit wala pa rin siyang anak na lalaki. Nanalangin siya kay Nimrod at sa kanyang mga idolo upang basbasan siya ng isang anak na lalaki, ngunit hindi sinasagot ang kanyang mga dalangin. Hindi niya alam na masaya si Nimrod tungkol sa kasawian niya na wala siyang anak. Sabagkat bagamat walang ikinakatakot si Nimrod kay Tera, hindi niya matiyak kung ang mga anak ni Tera ay magiging matapat sa kanya tulad ng kanilang ama. Sa makatwid, lubos siyang nalulugod na ang kanyang lingkod na si Tera ay walang mga anak at marahil hindi na magkakaroon ng anak kailanman. Ngunit hindi siya maaaring makasigurado at kailangan ni Nimrod na makasiguro, kaya inutusan niya ang kanyang mga astrologo na bantayan ang kalangitan para sa anumang palatandaan ng isang posibleng karibal. At isang gabi, napansin ng mga astrologo na may isang bagong bituin na tumataas sa silangan. Sa tuwing gabi ay mas lumiliwanag ito. Ipinaalam nila ito kay Nimrod. Tinawag ni Nimrod ang kanyang mga salamangkero at astrologo na pagkasunduan nilang lahat na ito ay nangangahulugang isang bagong sanggol ang ipanganak na maaring hamunin ang kapangyarihan ni Nimrod. Napagpasyahan na upang maiwasan ito, ang lahat ng mga bagong panganak na sanggol na lalaki ay kailangang mamatay, simula sa sariling palasyo ng hari hanggang sa kubo ng mapagkumbabang mga alipin. At ang trabahong ito ay kanilang iniatang kay Tera, ang pinagkakatiwalaang alipin ni Nimrod. Kaya lahat ng mga manganganak ay inipon ni Tera, at kung manganak ng babae ay binibigyan ng regalo, subalit kung lalaki ay papatayin. Isang gabi, ang mga astrologo ni Nimrod na nanonood ng bagong bituin ay nakita itong lumaki at lumiwanag ng husto at biglang lumubog sa kalangitan. Una sa isang direksyon, pagkatapos ay sa iba naman. Pakanluran, silangan, hilaga at timog. Nilamon ang lahat ng iba pang mga bituin sa landas nito. Si Nimrod ay kasama ang kanyang mga astrologo sa bubong ng kanyang palasyo at nakita ng kanyang sariling mata ang kakaibang pagpapakita sa kalangitan. Ano ang ibig sabihin nito, ang tanong niya? Sumagot ang mga astrologo ni Nimrod, maaaring magkakaroon lamang ng isang paliwanag. Ipinanganak ngayong gabi ang isang anak na lalaki na hahamon sa kapangyarihan ng hari, at ang ama ay walang iba kundi si Tera. Nagtaka si Nimrod kung bakit si Tera ang sinasabi ng kanyang mga astrologo. Hindi naisip ni Nimrod na magkakaroon pa ng anak si Tera sapagkat ito ay nasa 70 taong gulang na. Naisip naman niya na hindi magdadalawang isip si Tera na ipagkaloob sa kanya ang anak nito, siya na isang hari at tinudyos ni Tera. Agad nagpadala ng mensahero si Nimrod kay Tera at inutusan itong pumunta sa palasyo kasama ang bagong silang na anak nito. Nang gabi namang iyon, si Tera at ang kanyang asawa na si Amatlay ay talagang naging maligayang magulang ng isang batang lalaki na nagdala ng isang mahusay na ilaw at ningning sa kanilang tahanan. Inaasahan ni Tera na ito ay magiging isang batang babae at wala siyang mapangahas na pagpapasyang gagawin. May isang lihim na daanan na patungo mula sa kanyang palasyo hanggang sa isang yungib sa bukid. Dinala niya ang sanggol sa kuweba na yon at niniwan doon. Habang siya ay pabalik sa palasyo, ay napadaan siya sa tirahan ng mga lingkod. Narinig niya ang pag-iyak ng isang sanggol. Ang isa sa kanyang mga tagapaglingkod o alipin ay nagpanganak ng isang batang lalaki sa parehong oras ng kanyang sariling anak na lalaki.
Kinuha ni Terra ang sanggol at inilagay siya sa sutla na tela at ibinigay sa kanyang asawa upang alagaan. Maya-maya lamang ay dumating na ang mensahero ng hari. Nang si Terra kasama ang sanggol sa kanyang mga braso ay lumitaw sa harap ni Nimrod, ay ipinahayag ni Terra, "Papunta na ako upang dalhin sa iyo ang aking anak nang dumating ang iyong mensahero." Iniisip ni Nimrod ang matinding katapatan ni Terra para isuko ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, ipinanganak sa kanya sa kanyang katandaan. Hindi niya alam na hindi anak ni Terra ang napatay kundi isang alipin. Pinangalanan ni Terra na Abram ang kanyang anak na lalaki. At sa loob ng 3 taon, si Abram ay nanatili sa yungib kung saan hindi niya alam ang araw mula sa gabi. Pagkatapos, siya ay lumabas mula sa yungib at nakita ang maliwanag na araw sa kalangitan at naisip, "Ito maaari ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at maaaring lumikha din sa akin." Ngunit sa gabi ay lumubog ang araw at ang buwan ay tumaas sa kalangitan, napapaligiran ng napakaraming mga bituin. Ito siguro ang Diyos, pagpapasya ni Abram. Ngunit nawala din ang buwan at lumitaw ang araw at napagpasyahan ni Abram na mayroong isang Diyos na namamahala sa araw at sa buwan at sa mga bituin at sa buong mundo. At sa gayon, mula sa edad na 3 taon pataas, alam na ni Abram na may isang Diyos lamang at napagpasyahan niyang manalangin sa kanya at sumamba lamang sa kanya. Ang isang buhay na puno ng marami at mahusay na pakikipagsapalaran ay nagsisimula na para kay Abram. Sana'y nagustuhan ninyo ang unang bahagi ng buhay ni Abram. Ating sundan ang 2 bahagi nito kung saan nakaharap na niya si Nimrod. At huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.